Magandang araw sa lahat. Welcome po sa vlog natin to. Lalo-lalo na sa mga beneficiary ng For Peace or Pantawid Pamilyang Pilipino Program at beneficiary ng MCCT or Modified Conditional Cash Transfer Program. Ako nga pala si Rufy. Ihahatid ko sa inyo ngayon ang topic number 2 natin na patungkol sa pagtatanim ng halamang gulay sa gitna ng quarantine. Ano ba ang magandang na idudulot ito? Meron akong na-identify na 5. Ano-ano ito? S, M, L, E, and P. S, sapat na supply at na masusunod siyang pagkain. M, makakatipid tayo. Pwede na nating isave yung ating mga nasobrang pera. L, pwede nating gawing libangan sa buong pamilya. Lalong-lalo na sa panahong to, hindi naman nakakapagpasok ng paaralan yung mga bata at lalong-lalo na ang tayo na hindi pa tayo makapagpasok ng trabaho, gawin natin itong chance para naman makabanding natin ang ating mga anak. E, mainam din itong pang-ehersiso para sa ating katawan para mas malalo tayong maging aktibo. And letter P, pwedeng pagkakitaan natin. Pwede natin papagkukunan ng ating pagkakakitaan. Kung sobra ang ating supply na gulay, pwede tayong mamahagi sa ating mga kapitbahay. Kung hindi naman o hindi pa nakapag-umpisa, may 4 na letrang dapat tandaan. I, L, I, and A. Ano-ano ito? Isipin, I. Isipin natin kung ano bang uri ng gulay ang ating itatanim. L, maghanap ng lokasyon. Lokasyon kung saan itatanim yung ating gulay. Hindi lang basta lokasyon, magandang uri ng lupa ang ating hahanapin. I, ihanda ang lupang ating pagtataniman. And letter A, alagaan natin ang mga lupang pinagtataniman natin para naman mas yayabong yung ating mga halaman. Huwag kaligtaan, lagyan natin ito ng mga fertilizer. Ayon sa ilang mga babasahin at eksperto sa paghahalaman, narito ang ilan sa mga gulay na mabilis tumubo at mamunga. Malunggay, petsay, repolyo, okra, carrots, ampalaya, sitaw, labanus, lettuce, kangkong, pipino, kalabasa, spinach, kamatis, talong, at broccoli. Saan ba tayo makakuha ng libreng mga buto ng halaman or mga puno? Una-una, pwede tayong lumapit sa Department of Agriculture o sa ating City or Municipal Agricultural Office. Pangalawa, pwede tayong magtanong sa barangay. Or pwede din tayong humingi sa ating kapitbahay na nakapagsimula na ng magtanim ng kanilang mga gulay. Or pwede din nating itabi yung ating mga buto pagkatapos nating magluto ng ating mga gulay kagaya ng kalabasa o ang talong. Or even ang ating mga sitaw at marami pang iba. And lastly, pwede po tayong bumili kung sapat naman ang ating pera para mas makaumpisa na tayo sa ating pagtatanim. Inaanyayahan ko ang lahat na mag-post ng kanilang backyard gardening or kakaumpisa pa lang natin ang ating backyard gardening. Pwede po tayong mag-like, share, or mag-comment doon sa ating DSWD12 EFDS. At pwede din natin na mag-note tayo ng mga bagay na ating natutunan base sa video na to. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Thank you.
Matthias.